Ayan guys, ano nga ba ang mangyayari kapag hindi natin abot ang 4,000 watch hour na requirements ng YouTube in previous 12 months or 365 days? Ayan guys, ang tanong nila kung magbaback to zero daw ba tayo after natin mag-apply sa Google AdSense in previous 12 months, kung di natin maabot ang 4,000 watch hour, siyempre, ang sagot dyan is a big no. Bakit? Ganito yan, guys. May explanation dyan. Ayon sa mga na-research ko, kung halimbawa tayo ay nag-apply sa Google AdSense, gaya ko, July 24, 2019, na mag-apply ako sa Google AdSense. So, 12 months, bilang tayo na 12 months. So, July 24, 2020, dapat maabot ko na ang 4,000 watch hour. Kasi, pan 365 days siya. So, pag hindi mo pa na-meet ang 4,000 watch hour ng July 24, 2020, hindi siya magbaback to zero. Bakit? Ganito ang explanation dyan, guys. Gaya ko is July 24 nga ako nag-apply. July 24, 2019 ako nag-apply sa Google AdSense. So, ba, July 24, 2020, hindi ko pa na-meet yung 4,000 watch hour. Uusad lang siya ng isang araw. Halimbawa, July 25, 2020 ngayon. So, from July 25, 2019 to July 25, 2020, yun yung makakount na bilang. So, usad tayo ng isang araw, yung July 24. So, yung mga watch hour mo nung July 24 is mababaliwala na yun. Again, kung halimbawa ngayon is July 26, 2020 ang nag-apply ka ng Google AdSense is July 24, 2019. So July 26 ngayon, 2020, yung July 24 at July 25, 2019 mo, yun lang yung ma-erase, yung mga watch hour mo sa July 24 to 25 watch hour. Yun lang yung mabubura niya. So, bali, pausad lang siya ng pausad ng araw. So, bali, kung ano yung araw na meet mo, yung 4,000 watch hour, halimbawa ako, na-meet ko yung 4,000 watch hour is July 30. Halimbawa, July 30, na-meet ko yung 4,000 watch hour. So, ang naging count nun, July 30, 2019 to July 30, 2020. Yun yung maka-count na bilang. So, bali, yung mga araw na nag-apply ka ng July 24 to 29, yung watch hour mo yun, yun lang yung mabubura. Hindi siya magbaback to zero. Unlike na ginagawa ng iba na nagbubura sila ng channel nila pag hindi nila na-meet yung 4,000 watch hour, parang nawawala ng pag-asa. Pero guys, mali. Dapat hindi natin siya binubura kasi ay okay naman ang YouTube eh. Hindi naman ganun sobrang higpit. So, bali, mali yung sinasabi ng iba na pag hindi mo na-meet yung 4,000 watch hour in previous 12 months, is ma-erase na lahat yung watch hour mo. So, mali yun, guys. Pero, guys, mas okay sana kung hindi muna natin i-apply sa Google AdSense yung channel natin. Kung wala pa tayo mga loyal subscriber na manonood sa atin palagi. And then, dapat upload lang tayo na upload ng mga videos para just in case na may mga subscriber tayo na paulit-ulit pinapanood yung mga videos natin. At least nadadagdagan yung mga watch hours natin, yung mga minutes.
So bali hindi muna dapat ina-apply sa Google Ads, hindi gaya ng ginawa ko. So, na sobrang na-excite ako eh. Sobrang na-excite ako mag-apply. Hindi ko inisip na that time na mag-apply ako, nasa 20 ang videos ko. Parang about lang sa family. Parang siguro hindi interesado manood yung iba na mga subscriber ko, or yung iba na nag-unsubscribe din sa akin. So bali hindi sila masyadong interesado. So bali kung hindi naman masyadong gusto ng mga subscriber mo yung content mo, parang ganyan, huwag muna natin masyadong huwag muna natin siyang i-apply sa Google AdSense. Ipon muna tayo ng mga loyal subscriber na yung talagang tutulong sa'yo, yung susuporta para ma-meet mo yung watch hour. Kapag ka medyo malapit-lapit na, pwede naman natin siyang ma-monitor sa YouTube Studio yung watch hour natin. Pagka medyo malapit-lapit na nating makamit yung watch hour, tsaka natin siya i-apply sa Google AdSense. Yun sa akin, payo lang, para kasi based on my experience, halos isang taon tulog yung channel ko eh. Parang tinamad na rin ako eh, hanggat parang yun lang nangyari sa akin nitong parang naisip ko baka mabura yung mga watch hour ko, kaya ako nagpursige. Pero in less than 1 month naman, naubot ko lahat yung watch hour. Imagine, nung mag-iisang taon na ang watch hour ko is nasa 1,000 pa lang, or less than 1,000 hours pa lang. Siguro mga 800, 700. Tapos pinurso ko siya, pinursige ko talaga na makuha ko yung watch hour na 4,000. Kasi hindi pa ako nagre-research eh. Hindi ko pa nire-research na hindi pala ganun yung dapat. Akala ko mabubura lahat, kaya nagpursige ako. Pero at least, meron naman pinuntahan yung pagpupursige ko. July 24, pero July 13 na-monetize na ako. Pero upload pa lang ako na upload ng mga videos para may paulit-ulit na pinapanood yung mga subscriber ko. Ayun guys, ganun lang. Medyo konting tiyaga lang tayo sa pag-upload. Maging consistent lang tayo. Hindi naman habang buhay, o hindi naman palagi matutulog lang yung channel natin. Darating din yung time na magbo-boom yung mga channel natin. Konting tiyaga at prayers. Yun lang guys. Thank you.